Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating hunta. Time check tayo. 5:30 ng umaga, kaya magandang umaga sa inyo at andito ang Herb Store TV, ang Medical TV para maghatid ng mga kwento, ng mga karanasan tungkol sa mga karamdaman na pinagdaanan ko. Marami ang mga nagtatanong sa ating mga video, sa ating mga content na nagawa tungkol sa paggaling. Masakit tanggapin, talagang madami ang pinapahirapan ng mga kondisyon na talaga namang nakakaiyak. At naisipan ni Kuya Arvin ang gumawa ng maraming content, gumawa ng maraming kwento, gumawa ng maraming pag-uuntahan natin, pag-uusapan natin papaano ang pagpapagaling sa sakit natin. Mapapaisip ka sa panahon natin ngayon, bakit ang bilis nating magkasakit? Bakit marami ang nawawala ng mga bata pa? Back to the future nga tayo, di ba? Pag-uusapan natin yung panahon nung una. Bakit yung mga tao nung una, ang haba ng buhay nila? Makikita mo, matatanda, kahit ngayon mga idol, yung mga 90s, 80s na tao, 90 years, paakyat, ano tawag ito, 90 years pa, pahaba nung buhay, patanda, ayun, 90 years patanda. Parang mas malakas pa kaysa sa atin. Napansin nyo ba yun? Tapos kung balikan natin yung history. History ng mga, huwag na natin ilayo sa ninuno natin. Ninuno mo. Ilang taon sila? Ilang taon sila nabubuhay? Tapos, kung mahilig kang makipagkwentuhan sa mga lola, lolo mo, malalaman mo na yung edad nilang yon, active na active pa rin sila. Na parang pag in-apply mo sa sarili mo, parang hindi mo kayang abutin. Mismo lolo ko, tatay ng tatay ko, 107 years bago siya namatay. Matagal na college na ako nakakalubilo pa siya. Nakakukwentuhan ko pa siya. Yun yung sinasabi natin na sakit matanda na. Sakit matanda na lang yung pumatay sa kanya. Yung dahilan kung bakit nawala siya. Samantalang ako, bata pa lang ako, nagsasuffer na ako sa ganitong karamdaman. Ito yung gusto kong ipunto sa inyo. Ito yung gusto kong ikwento sa inyo. Ito yung gusto kong paghuntahan natin, pagkwentuhan natin. Ano ba yung mga dahilan? Open-minded tayo. Para, alam nyo ba yung open-minded? Para makita mo yung dahilan kung bakit ka nagsasuffer sa mga sakit na ganito. Mapapag-aralan mo. Ano ba dapat yung gagawin ko? Dahil pag hindi mo alam yung dahilan, hindi mo alam yung gagawin mo. Yun yung gusto kong linawin sa bawat isa sa atin. Ako kasi, ang nakatulong sa akin kung bakit naka-recover ako, inalam ko yung dahilan. Kasi, ano yung nagpapahirap sa akin? Yun nga, nakwento ko sa mga vlog na ginagawa ko. Maraming doktor ang pinuntahan ko. Maraming mediko. Alam nyo, may mediko yung doktor. Kuha ko yung mga albularyo na napuntahan ko. Madaming proseso ang ginawa sa akin, natural, at saka itong mga makabago sa mga hospital. Ano yung resulta? Nothing. Wala. May magandang resulta na nakuha ko dito na sa na-improve na social media. Social media, makabago. Anong pinakaiba nung doktor na makabago sa social media? Kasi yung social media, ito ha, pinakaiba ng social media
sa mga doktor na makabago din yung kaalaman, pinag-aralan. Yung mga doktor, nagsaliksik sila kung ano yung gamot o proseso na gagawin sa ating mga pasyente. Magagaling, mag-ayos, magaganda. Pero, hindi tayo napapagaling ng basta-basta. May kulang. Yung social media yung magpupuno ng kulang doon sa mga doktor, doon sa mga gamot na pinag-aralan nila. Bakit? Kasi yung nasa social media, tayo yun. Ako yun. Ikaw yun. Kasi halos lahat tayo nanonood ng social media. Halos lahat tayo nasa mga FB group, nasa Messenger group. Tayo nagkukwentuhan tayo ng mga nangyayari sa atin. Tayo nagkukwentuhan tayo kung ano yung mga ginagawa natin. Sa pamamagitan nun, napapagsama-sama natin, nabubuo natin yung itutulong natin sa sarili natin para mapunuan yung paggaling natin doon sa mga doktor at gamot na ibinibigay nila at mga treatment. Yun yung katulungan. Kasi kung aasa tayo sa doktor, reseta, gamot at treatment lang ang gagawin nila. Ako, tagal kong umasa. Ikaw, matagal kang umaasa, pero nothing. Pero yung mga kwento ng bawat isa sa atin, nabubuo yan eh. Malaki yung naitutulong. Yung bawat kwento ko ni Medical TV, Herb Story TV, malaki ang may tutulong sa inyo kasi pinagdaanan ko yon, nalampasan ko yon, nag-survive ako dun. Hindi lang ako. Maraming mga vlogger na gumagawa ng ganitong content. Sipagan mo lang manood. Kasi may mapupulot ka. Kahit kapiraso sa mga kwento ko, magiging tulong para sa'yo. Yun nga, ang kaibahan, yung pinag-uusapan natin, ang kaibahan nung panahon noon at saka panahon ngayon, kung bakit hindi basta nagkakasakit ang mga tao nung una, at bakit tayo ngayon, mga bata pa lang, nagkakasakit na. Unang-una, ang sakit natin nagsisimula sa lifestyle. In short, lifestyle no, napakasimple. Maaga silang matulog. Ang pagkain nila, sariwa. Yun nga sabi ko, kahit sa Bible ka magtingin, kahit anong klaseng religion ka, pare-paras tayong may Bible. Makikita mo na ang pagkain ng bawat tao, gulay prutas na sariwa. Walang halong chemical. Hindi ka tulad ngayon. Gulay prutas ka na nga. Sabi mo, gulay prutas na ako, pero bakit? Ganito pa rin. Kasi, limita sa gulay prutas natin, may halong chemical. Mas maganda noon. Kaya bang papansin mo, ang tanda-tanda na ng lola mo, ng lolo mo, ang linaw pa ng tainga niya. Ang linaw pa ng mata niya. Kahit mahina na siya, kung kukumpara sa'yo, parang mas mahina ka pa. Actually, ang lola at lola mo sa panahon ngayon, kumakain na rin ng deep chemical, pero mahabang panahon, nabuhay siya, na natural yung kinakain. Yun yung kaibahan. Ang tao kasi, hindi kailangan ng chemical sa katawan. Ang tao, ang kailangan niyan, protina. Vitamins. Yan ang bumubuhay. Hindi naman, ang kailangan natin mabusog eh. Marami nga, yung mga healthy conscious, konting-konti lang yung kinakain, pero mas malakas pa kaysa sa atin. E tayo, yung pinggan, hindi matatalunan ng pusa. Pero, mas mahina tayo kaysa kanila. Sa makikita mo, kinakain nila, paano ka mabubusog yan? Kaunting gulay lang. May prutas. Pero, mas malakas sila. Kasi,
open-minded sila. Ano, bukas yung isipan nila para sa healthy lifestyle nila. Bukod doon, nag-e-ehersisyo sila. Yung mga matatanda, syempre, iba yung trabaho nung una, mga idol. Ano, nasa gitna ng gubat, ang paligid nila, yung hangin, sariwang-sariwa, walang halong chemical. Pinapawisan sila, nasisikatan sila ng araw. Tayo, ako mismo, sarili ko. Pagising ko ng gantong oras, magpiprepare na ako papuntang opisina. Pagdating ko sa opisina, maghapon akong nakaupo. Nakaharap sa computer. Computer, high-tech yan. Nakakatulong sa social media. Kasi dyan din ako nakakuha kung paano ako gumaling eh. Pero, ang taas ng radiation yan. Yung radiation na yan, toxic yan sa katawan natin. Pero wala tayong magagawa kasi ito yung future, ito yung ano natin, ito yung panahon natin. Kaya maging open-minded na lang tayo para malaman natin kung ano yung gagawin natin sa mga mapaniram kapaligiran para sa ating kalusugan. Kung dahil sa pamumuhay natin, naaapektuhan yung ating kalusugan, kailangan mabalikan natin yun. Kailangan masolusyunan natin yun. Nang sa ganun, hindi ganung kabilis yung pagtanda natin, hindi ganung kabilis yung pagkakaroon ng karamdaman natin, hindi ganung kabilis yung kamatayan natin. Ano, napakaikli na ng buhay ngayon. Kung iisipin mo, bakit nga? Bakit nga napakaikli ng buhay? Kasi nga, sa lifestyle natin, ang bilis natin magkaroon ng karamdaman. Ang karamdamang ito, ang dahilan kung bakit mabilis yung buhay ng tao. Ganito mga idol. Pagkain, hangin sa kapaligiran, ginagalawan natin, ginagawa natin, bawasan natin, linisin natin. Nang sa ganun, humaba pa rin yung buhay natin. Nang sa ganun, yung mga karamdaman na pumapasok sa atin, mapigilan. Ngayon, mga idol, ang isa pa, ito, matagal ako nagle-lecture tungkol sa sa mga bisyo, kung paano dapat iwasan, bakit kailangan iwasan yung bisyo lalo na ang drugs. Ito kasi yung naging trabaho ko din sa opisina namin. Kasi kung ang magulang mo mabisyo, kawawa ka. Ano, kawawa ka? Isipin mo mga idol. 'Di ba, meron tayong pagka may sakit tayo, inaalam ng doktor yung history. Ano, may diabetes ba magulang mo? High blood ba magulang mo? Inaalam nila kung ano yung sakit na magulang mo o ng mga family member sa pamilya nyo. Doon sila nagbabase. Binabase nila, binibase nila sa ganoong problema ng pamilya. Kasi may namamana. Ano? May namamana ngayon. Kung ang pamilya mo, yung cells niya para sa sugar mahina, posible na yung ikaw magkaroon ka ng problema sa sugar. Dahil yung cells mo baka mahina, baka namana mo, etc. etc. sa ibang mga karamdaman. Ngayon, kung ang magulang mo, napapansin nyo ito eh, wala sa history ng pamilya mo, pero nagkaroon ka, hindi ka naman pabaya. Ano, hindi ka naman pabaya sa kalusugan mo. Wala kang bisyo. Pero yung magulang mo may bisyo. Ganito yan eh. Kung yung magulang mo, pinahihina nila yung cells nila dahil sa mga bisyo, posible na yung cells na mahihinang yon, mamana mo, masalin sa'yo. Kaya ito yung lagi ko sinasabi, ito sinasabi ko sa inyo ito lagi ko sinasabi pag nagle-lecture ako, na iwasan yung mga bisyo, lalo na yung drugs. Kasi, puro chemical yan, sisirain yan yung cells natin sa katawan. Ngayon, kung sa oras na mahina yung cells na magulang mo, tatay o nanay, o kaya both sa kanila, ginawa kanila. Nasalin sa'yo yung cells na mahihina nila, na pinahina nila. Ano mangyayari sa'yo paglabas mo sa mundo? Mahina ka, sakitin ka.
yun yung ano eh, yun yung sana tayo na to eh. Nandito na sa atin, palakasin natin yung sales natin. Ano, ito yung ano, gusto kong ipaliwanag sa inyo, gusto kong mamulat kayo. Andito na tayo, nararanasan na natin to, nararamdaman na natin to. Huwag na nating ipamana sa mga anak natin. O pinakamagandang salita, words, huwag na nating ipamana sa magiging anak natin. Palakasin na po natin yung mga sales natin. Andiyan naman yun sa mga video na ginagawa ko. Andiyan yun sa mga video na nagawa ko na. Ano po? Kung paano magpalakas ng resistensya. Kasi pagpapalakas ng resistensya, pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng cells, pagbubuhay sa mga naghihingalong cells. Ano? Kapag papatay na yung cells, eh huwag natin tuloy yung dapat mamatay. Kailangan buhayin natin. Kasi kapag nababawasan ng cells natin, doon tayo tumatanda na tumatanda, nanghihina na nanghihina. Yun ba yung gusto nyong ipamana sa magiging anak nyo? Yung cells na mahihina? Huwag. Kasi nahihirapan tayo. Paano sila? Mas mahihirapan sila kaysa sa atin kasi mas mahina yung magiging buhay nila, mas mahina yung magiging cells nila. Improve natin yung ating sariling immunity, immune system. Bago kayo gumawa ng panibagong buhay. Ano? Huwag kayong mabisyo. Iwasan yung mga ano. Ako, walang pinagkaiba sa animal. Ano? Walang pinagkaiba sa animal. Ano? Kasi ako, may history ako. May training ako para sa animal. Naging negosyo ko, AI. Ano? Artificial insemination. Nag-training ako sa agriculture, sa ATI. Bago kami mag-produce ng mga similya ng alaga naming baboy, swine, pinipili namin yon. Ano, pinipili namin yon, ini-improve namin yung animal, pinapalakas namin, binabitamins namin, kinukondisyon namin bago saka isalin sa mga inahin. Imagine mga idol, hayop. Ano, hayop yan. Pero, kinukondisyon namin. Dapat tayong tao, ganun din. Bago ka gumawa ng isang buhay, kailangan kondisyon ka at kondisyon yung asawa mo. Paano? Kailangan maganda yung mga cells mo. Maganda yung mga cells ng partner mo. Para yung magiging baby nyo, maganda yung mga cells at hindi sakitin. Yung proseso ng AI na napag-aralan ko at pre-practice ko para maging maganda ang production ng isang hog raiser, kailangan ma-delivera namin sila ng magandang mga similya. Ano? Para maging hindi sakitin yung kanilang maging alaga, kailangan maganda yung similya ng ibibigay namin. Imagine, may pakita ako sa inyo. May nakita ako dito. Ito mga idol, nung hindi pa ako ano, hindi pa ako nag AI. Mga inahin pa lang ako. Ano, hindi pa ako nakapag-training. Nag ano na ako, bumibili na ako si Milya. Ito oh. Yan. Shout out kay Sir David ano, David Swine AI Center and Corporation. Bumibili ako through LBC. Pinapadala dito. Ang gaganda ng mga bulugan niya, talagang condition ng condition. Magaganda yung mga produce namin ng mga biik. Ganun yung sa hayop. Kahit sa baka. Dapat, mas maganda pagka sa tao. Hindi sakitin. Ngayon, bakit sakitin yung mga kabataan? Kasi, inabuso ng magulang ang kanilang sarili. Pinahina yung mga cells. Tapos, gumawa sila ng buhay. Anong lalabas? Mahina yung anak nila. Ano? Kaya yun mga idol, palakasin na resistensya para hindi sakitin yung magiging future na mga tao sa lipunan. Ano, yun lang, sana kahit kaunti doon sa mga sinabi ko, may naintindihan kayo at may naitulong ako sa inyo. Bye-bye at God bless you.